Ano yung nabasag? Ano ba yan? Bakit di ka nag-iingat? Pasensya na po, dumalas po sa mamay ko. Ano pasensya, pasensya? Dapat sa susunod mag-iingat ka. Ano? Sige! Sige! Sagot pa! Sagot pa! Hindi ba nakakamoy sinain? Nasusunog na? Ako po, pasensya na po. Ano pasensya, pasensya? Puro ka pasensya. Ano naman yan ihasagot mo sa akin ngayon, ha? Sa Epeso Kapitulo 6, Versikulo 4, ang nakasulat ganito. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ang mga anak, tinuturuan sa aral at saway ng Panginoon. Kung maiintindihan mo sana, ibig sabihin yan, kapatid, para maturuan mo yung anak mo ng saway at aral ng Panginoon, eh para maturuan mo, dapat ikaw unang matuto. Hindi ba ganon, ano? Kasi hindi mo naman matuturuan yung anak mo kung hindi mo alam yung ituturo mo. Yan ang nagbibigay ng pananagutan sa magulang na ikaw muna ang mag-aral ng saway at aral ng Panginoon. Kasi doon mo papalakihin ang anak mo eh, sa saway at aral ng Panginoon. Roy, anak. Bakit po? Nalaman mo po bakit mali? Wala, anak. Sasabihin lang sana ako sa'yo. Patawad, anak. Mali ako. Pasensya ka na ako. Lagi kita nasisigawan. At napapagalitan. Gusto ko lang naman, anak, matuto ka. Salamat po, tatay. Sige, anak. Kaya ako, anak. Sa awa ko ng Diyos. Italangin natin ay dati sa mga sambahay. Sana maging maayos tayo na. Ano ba yun?